Mga mangingisda sa Oriental Mindoro nagsama-sama para sa planong paghahain ng petition for writ of kalikasan. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Alam mo, Ivy, desidido itong mga mangingisda sa Oriental Mindoro sa pagbuo ng koalisyon para mas mapagtibay pa yung kasong isasampa laban sa may-ari ng lumubog na MT Princess Empress. Ni sa panaginip, hindi raw inakala ni Randy na mapaparilisa ang takbo ng kabuhayan niya na matagal na niyang ginagawa. Tenga ang bangkang ginagamit sa pangingisda. May ayuda man pero hindi raw ito sapat sa mga pinag-aaral ng mga anak. Talagang halos tuwing ika-apat araw may nadating doon sa amin, ay yung pira pong pambaon, yun lang ang aming inaalala. Mahigit 20 araw na nang lumubog ang MT Princess Empress sa Balingawan Point, sakop ng Nauhan, Oriental Mindoro. Kanina, nagsama-sama ang mga mangingisda sa Oriental Mindoro para pag-usapan ang paghahain ng petisyong writ of kalikasan laban sa owner ng motor tanker. Ang DOJ nitong Martes, sinabing mas dapat manguna rito ang mangingisda na labis na pinadapa ang kabuhayan. Because we have a vested interest on the environment. The fisher folks, they are directly affected because it is them who are suffering the most. Isang legal na hakbang ang pagpipila ng writ of kalikasan para bigyang proteksyon ng sinuman para sa karapatan nito sa balanse at maayos na kapaligiran. Desidido raw ang mga mangingisda sa pagbuo ng koalisyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Para yung mga lahat na opisyalis, yun ang haharap talaga. May direksyon talaga tatahakin na yun ang makikipaglaban para dun sa iba pang mga mangingisda. Nasa pola na rin ang US Coast Guard para tumulong sa oil spill response. Bukod sa remotely operated vehicle o ROV ng Japan, magde-deploy rin daw sila ng sariling ROV sa isasagawang underwater surveillance. Providing some equipment to help contain the oil and also some equipment to help better understand the situation of the vessel. Nakarating na rin kay Pola Mayor Jennifer Cruz ang mga larawan ng MT Princess Empress sa ilalim ng dagat at sinabi niyang may mga butas ang barko. Naialis na rin daw ang ROV ng Japan sa ilalim ng dagat na nakatunton sa barko. Agarang aksyon na ang hiling ni punong bayan. Kung kayo napapagod pa balik-balik sa Pola, kami pagod na sa paglilinis at pag-iintindi. Bigyan na kami ng timetable. Kung kailan, kung may laman pa yon, kunin na para hindi na kumalat pa. Naghatid na ng mga metal drum, PPE at mga fishnet ang Area Police Command ng Southern Luzon sa bayan na gagamitin sa paggagawa ng oil spill boom at gagamitin din sa cleanup efforts. May naiulat ng nakawa ng produkto sa palengke. Ayon sa mga otoridad, pawang mga kabataan ang nasa likod nito. Humigit kumulang 10,000 piso ang halaga ng mga ninakaw na produkto sa magkahiwalay na establishmento. Tiniyak naman ang pulisya na paiigtingin ang police visibility sa lugar. Dahil sa kahirapan po ng buhay, sa tingin ko po, yun po ang naging dahilan. Wala man po dito nagnanakaw, kami po tiwalang-tiwala dito. So we have coordinated also to the concerned barangay para po sa ating security awareness at meron din po tayong bandilyo. Any reported po ng mga ganyan incident on the spot ay magre-respondi po tayo. May 17,000 pamilya na sa buong lalawigan ng Oriental Mindoro ang sumasa ilalim sa Cash for Work program. Ivy, sa katatapos lamang na press briefing, kani-kanina lamang kinumpirma ni Governor Dolor na meron ngang butas at tagas itong barko. Meron itong 23 na oil leaks. 8 yung compartment ng barko kung saan nakalagay yung industrial fuel oil na lahat nga ito ay may tagas. Natagpuan yung barko sa mabuhanging parte ng ilalim ng dagat. Wala naman daw napinsalang corals pero may mga natagpuang mga isda sa bahaging ito. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez.